ko sila para sa iba. Isa po yan sa ano natin, sa core values natin, di ba? Nagiging generous po tayo dun sa mga taong nangangailangan ng tulong kasi pinagpapala tayo ni Lord kasi bukas ang palad natin sa pagbibigay balik ng nararapat sa Diyos at sa kaharian ng Diyos. Amen ba? Amen! Okay! Okay, nasa na tayo? So? Sa pita. Sa pita. Nasa pita na tayo. Okay, point two. Point two na po. Mabilis lang tayo. The principle of proper prosperity. Prosperities. Okay pa? So, okay. So, ito. May hinanda ako dito ang isang poster. Okay? Nasa ba ako? Okay. So, poster. So, bilang mga individual, okay, natural, oh, bilang mga tao, okay, natural sa atin yung may mga pangarap tayo sa buhay. Of course, wala naman tao walang pangarap sa buhay. Tama po? Gusto natin yumaman. Gusto natin magkaroon ng malaking bahay, okay? Gusto natin magkaroon ng magarang sasakyan. Gusto natin maging successful. Gusto natin magkaroon ng magandang future yung family natin. So, itong mga bagay na ito, yan yung mga common na dreams, pangarap, o goals sa buhay ng isang tao. Lahat tayo ay nangangarap ng mga ganyang bagay. Okay? Lahat tayo nangangarap na umunlad yung ating pamumuhay. So, balit ano nga ba yung sinasabi ng Biblia about sa mga bagay na pinapangarap o hinahangad natin? In Matthew chapter 6 verses 31 to 33, so do not worry saying what shall we eat or what shall we drink or what shall we wear. For the pagans run after all these things and your heavenly Father knows that you need them. But seek first His kingdom and His righteousness and all these things will be given to you as well. Okay, so sabi sa Bible, God will provide. Amen. What we need. So do not worry. Okay, do not worry sa kung anong kakainin natin, anong iyahain natin sa pagkainan, anong iyahain natin dyan mamaya, o, oh, diba? Okay, so do not worry sa kung anong susuotin natin, diba? Okay, so do not worry sa kung anong iinumin natin, because si Lord na yung bahala doon. But, we need to seek first His kingdom and His righteousness. Okay, so ibig sabihin, wala tayong dapat ipag-alala kung si Lord ang uunahin natin. Amen? But mostly, what happened is, we want to pursue those things na mga pinapangarap natin, okay, without seeking God first. So, ito yung inuuna natin. Ito na yung nag-lead sa buhay natin. Nawawala na sa cycle ng buhay natin si Lord. Ito na lang yung importante. Ay, gusto kong yung mamal power. Okay? Gusto kong magkaroon ng maraming pera. Diba? Gusto kong mulad yung buhay ko. Nasaan na si Lord? Nawala na siya. Nawala na si Lord yung sa cycle ng buhay mo. Nag-gets po? Amen. Lalo na pag nagmula tayo sa hirap. Diba? Reality. Diba? Reality. Kung yung mga mahihirap pag tinanong mo, lalo yung mga bata, anong pangarap mo sa buhay? Gusto ko yung mama. Normally, ganun ang sagot nila. Diba? Likas yan. Lalo na pagka lahat tayo laki sa hirap. Likas yan. Okay? Natural yon, natural lang yon. Gusto ko yung mama. Yung parang lagpas langit. Diba? Yung pa yung mga sagot ng mga bata. But the Bible tells us in verse 33, seek first. Okay? Seek first His kingdom and His righteousness. Seek first, ibig sabihin, nauuna, di ba? Ibig sabihin, priority, tama? Ibig sabihin, nasa unahan at lagi inuuna. Wala sa dulo ng listahan. Kaya ang title ng point natin is proper priorities. Okay? Siguro iniisip ng iba pag tinanong natin. Normal to. Anong priority mo sa buhay? Ah, family ko, yung mga anak ko, gusto ko magkaroon ng magandang future. Ay, gusto kong yung mga negosyante, gusto ko pa ng maraming pera, gusto ko pang maraming negosyo mabuksan, gusto ko pang mas umunlad yung pamumuhay ko. Okay?
Pwede namang popularity sa mga YouTuber. Sorry. Sa mga vlogger. Diba? Oh, minsan, marami sa iba, ganun yung mga first priority nila sa buhay. Hindi ko po sinasabi, disclaimer, hindi ko po sinasabi na kasalanan or masama ang mangarap. Hindi po, natural yun. Kasama yun sa buhay natin. Tama? Libre yan eh. Diba sabi nga nila, mangarap ka na ng mangarap kasi libre naman yan. Binigay sa atin ng Panginoon yun, we are free to dream what we want. Okay, we are free to dream what we want, but we need to be more careful on what we want to pursue. Okay? We need to be careful kung ano nga ba yung purpose natin sa buhay. Dapat alamin natin, ano ba yung dahilan bakit ako isinilang sa mundo? Yung yumaman ba ako? Okay? Sinilang tayo sa mundo, madalas narinig natin to. Sinilang tayo sa mundong ito, sinasabi nila na, if you are born poor, it is not your mistake. But if you die poor, it is your mistake. Di ba? Naririnig natin yon. Tama nga naman, di ba? Tama nga naman because God gave us two heads, two eyes, wisdom, knowledge para gamitin natin or kakayanan, capacity, kakayahan para gamitin natin, para mapaunlad natin yung pamumuhay. Again, wala pong masama dun sa mga pangarap. But the Bible also tells us that God says, do not worry about the food, clothes, okay, drinks, so anumang mga pangangailangan mo. Huwag tayong magamba. Basta, unahin lang natin ang Diyos at ang kanyang kaharian and all your dreams, all your goals, and all your plans in your life, ibibigay niya. Amen? If you want to pursue your goals, serve God first. Okay? Worship Him. Believe in Him. Trust in Him. Okay? That is the only, because the only hope na meron tayo ay walang iba kundi ang Panginoon. Amen, amen pa? Amen. Okay, point three. The principle of hard work. From Proverbs chapter 10 verse 4, lazy hands make for poverty, but diligent hands bring wealth. Again, lahat tayo, nangangarap po tayo magkaroon ng magandang buhay. Paano? Okay, paano? We need to strive and make an effort. Kailangan, pinaghihirapan din natin. Okay? We need to strive to make it happen. Okay? Kailangan nating mag-work hard. Okay? Mag-work hard or kailangan nating magsumikap. Okay. Patalas naririnig natin, kung natatanda natin, isa itong sikat na karakter, okay, na madalas nakukwento sa atin ng mga bata tayo. Alam niyo, sorry ni Juan Tamad. Yeah. Okay? So, tinuturo siya ng mga magulang para hindi tularan ng mga bata. Alam naman natin sorry ni Juan Tamad, yes. Diba? Yung kwentong to, nagpapakita lang na yung mga biyaya o yung mga pangangailangan natin sa buhay, nandyan-dyan lang. Nandiyan lang sa tabi-tabi. Yung mga biyaya na kailangan natin para mabuhay, nandiyan lang sa tabi-tabi. At binigyan tayo ni Lord ng lakas. Okay? Binigyan tayo ni Lord ng kakayanan upang magamit natin or makuha natin yung mga bagay na kailangan natin. Tandaan po natin na sa simula pa lang nilikha na ng Diyos yung lahat ng bagay dito sa mundo para sa tao. Bakit? Kasi gusto ni Lord maging prosperous yung buhay natin habang nandito tayo sa mundo. Amen po? Okay. Gusto ni Lord maging prosperous or maging masagana, okay, magaan yung buhay natin, nakakariwasa yung buhay natin habang nabubuhay tayo dito sa mundo. Nilikha ng Diyos ang mundo para sa tao. Hindi po nilikha ang tao para sa mundo. Okay? Kaya nga, di ba, unang nilikha ni Lord yung lahat, huli yung tao. Tama? Okay, again, nilikha po ng Diyos ang lahat ng bagay dito sa mundo para sa tao. Okay po? So, halimbawa, okay, so nilikha ng Diyos ang mundo kasama yung mga kailangan natin, mga pangangailangan natin sa buhay kasi nabanggit mo ka
kanina, lahat ng mga kailangan natin, pinrovide na ni Lord eh. Tama. Nilagay ka na lang dyan, nandyan na lahat. Pero, kailangan pagsurikapan mo rin. Okay? For example, yung mga dakilang tatay natin, di ba? Ginagawa nila lahat para mataguyin nila yung pamilya nila. Okay? Hindi sila yung kagaya ni Juan Tamad lang. Huwag tayong maging kagaya ni Juan Tamad na nandyan na yung huma ng bayabas. Pipitasin niya na lang sa katamaran ni Juan Tamad. Humiga na lang siya, humanga na lang siya, inintay niya na lang malaglag yung bunga ng bayabas sa bibig niya. So yun po ang tinatawag na katamaran. Okay? So huwag po tayong maging Juan Tamad. Okay? Huwag tayong maging... Kasi nandyan eh. Pinrovide na lahat ni Lord. Pero kailangan pagsumikapan po natin. Okay? Nandyan na sa tabi-tabi at meron tayong, again, kakayanan. Binigyan tayo ni Lord ng kakayanan para magsumikap. Okay? Para binigyan tayo ni Lord ng kapasidad para gawin yung makamit yung mga pangangailangan natin. We need to roll our obligations. We need to work hard. Kailangan po natin magsipag at magsumikap. Some hard works fail. Tama? Narinig natin yan. Marami yan. Bakit ganun kahit anong sikap ko? Kahit anong gawin ko? Bakit parang nabibigo pa rin ako, di ba? Bibigo? Parang maling term. Parang ano? Bibigo ah. Parang nag-fail pa rin. Di ko pa rin nakukuha, di ba? Di pa rin ako pinagpapala. Parang lahat naman ginawa ko. Depende po kasi yun, mga kapatid, sa hard work natin. Okay? Yung hard work natin, paano po kung nag-work hard tayo pero sa maling trabaho naman? Tingin niyo pagpapalain tayo ni Lord. Di ba mag-fail yun? For example, you're into selling carnap, o kaya selling illegal drugs. Oh, ginagawa mo lahat. Nag-online selling pa nga. Diba? Tingin mo magpapalain ka ni Lord? Hindi, di ba? O yung mga scammer, yung mga nanloloko, di ba? Ginagawa't lahat para mga loko lang iba, banlamang ng iba. So tingin mo pagpapalain ka ni Lord? No. Kahit anong pagsisikap mo dyan, hindi. Okay? So, hindi talaga. Okay. So, nasa na tayo. Okay. We need to roll our obligations. Okay. Again, depende po yun sa yung pinupursa natin. Okay? Bakit tayo nag-hard work? Hindi ba sa hard work lang? Kung mali naman, walang mangyayari. Okay? So, ano pong ibig ko sabihin doon? Yung work hard na sinasabi dito, yung nasa tamang pagsusumikap ka. Okay? Yung nasa tamang pagsusumikap ka. Remember si Peter, di ba? Nang isda siya, namalaot siya. Tama? Nang isda, namalaot. Sabi niya kay Lord, wala pa rin akong huli. Pero sabi ni Lord, sige, mangista ka uli. Cast your net, di ba? Sinunod niya si Lord, he obeyed God until nakahuli siya ng napakaraming isda na kahit siya hindi niya kayang iahon, di ba? Tumawag pa siya ng mga ibang mangingista. Okay. So, sumunod siya sa utos ng Panginoon. Okay, sumunod siya sa pang-utos ng Panginoon. Kaya, ang ibig sabihin dito, mga kapatid, kung tayo ay magkatrabaho, isama po natin si Lord. Okay? Sama natin si Lord sa ating paglilingkod. Okay? Nang sa gayon, yung pagpapala maging sagana sa buhay natin. We must work hard with God. Okay, naglilingkod at nagtatrabaho kasama ang Diyos. Kaya asahan natin na yung buhay natin is magiging prosperous. Okay? Kailangan po nating tandaan din na yung sinasabing blessing. Maraming parang mali yung interpretasyon pag sinabing blessing. Marami nag-iisip na yung blessing is yung mga material na bagay na meron tayo. Blessing is not what you have or what you receive materially. Yung totoong blessing po na sinasabi dito is yung blessing that makes you happy. Okay? Makes you happy with thanksgiving in your heart. Yun po ang totoong blessing. Okay? For example, narinig niyo yung sinasabing blue-collar job and white-collar job. Blue-collar job, sila yung mga taong gumagamit ng lakas. Okay? Sa pagtatrabaho. White collar job, ito yung mga gumagamit ng talino.
magkaiba, di ba? Blue collar job, for example, carpintero. White collar job, for example, office worker. Magkaiba, di ba? Magkaiba ka ng buhay, magkaiba ng pagsisika, magkaiba rin ang blessing na natatanggap. Reality, bakit? Of course, alam natin, mas malaking sinasawad ng mga tao na sa opisina. Tama po? Tama! But, ang sinasabi ko nga, ang blessing, hindi yung bagay, material na nare-receive natin. Ang importante, yung blessing, ito yung nagbibigay ng kasiyahan sa buhay natin. Okay? Enough to praise the Lord kung ano yung mga natatanggap or nare-receive natin. Hindi man pantay-pantay yung paglilingkod or yung pagtatrabaho, hindi man pantay-pantay yung blessing or pagpapalang natatanggap, basta nagbibigay kasiyahan sa puso mo, ito po yung tunay na blessing. Amen? Kahit na sa Venus lang eh, di ba? Tuyo with kamatis na sausawan. Basta sama-sama kayong kumakain sa hapagkainan ng iyong buong pamilya at masaya, blessing. Alin ko ang crispy pata kung mag-isa naman ang kumakain. Or kumakain niya akong kasama yung pamilya ko pero magkakagaling naman kami. Walang kasiyahan sa puso. Doon ako sa sardinas. Di ba? Okay, yun po ang tunay na blessing. Kung ano yung magbibigay ng kasiyahan sa puso natin. Okay? Kahit maliit na bagay man yung pagpapalang natatanggap natin. Amen po! Mas masaya kung yung pagpapalang tinatanggap natin, masaya nating pinagsasalusaluhan. Okay? Nang nagkakaisa, okay, sa kapagkailan, walang alitan, walang galit. Okay? Maaaring kakaunti lang yung natatanggap mo, pero ikaw naman ay masaya. Maaaring sobra-sobra, pero ikaw naman ay malungkot. Amen? Okay, so mas mainam natanggapin na natin ay kaunti. Tama po, kung ikaw naman ay may kasiyahan sa puso mo, with thanksgiving and enough to praise God. Okay? Kesa sa wala kang kasiyahang nararamdaman. Diligent hands na sinasabi dito, mas hinup na kamay. Ibig sabihin po dito is, isang paraan na yung kamay natin ay bukas. Okay? Bukas sa pagbibigay at magpagkakaloob. Dahil, ano yung sinabi kanina sa verse, mapalad ang nagbibigay ng masaya dahil mahal ng Diyos ang mga cheerful giver. Okay? Kasi kung walang crispy pata, walang kasiyahan sa puso, paano ka magbibigay, di ba? Okay? Hindi ka, magbibigay ka pero hindi, wala kang kasiyahan sa puso. Okay? Hindi ka cheerful giver. Again, mas mahal ni Lord ang mga cheerful giver. Ang pagpapala, pag tinanggap mo ng may kasiyahan sa buhay, mahal na mahal ka ng Panginoon. Okay. At ikaw ay patuloy niyang pagpapalain yung buhay mo. You will have a prosperous life. Dahil yun naman yung una, simulan sa Paul, gusto ni Lord sa buhay natin. I want to request everyone to please stand for our conclusion. Okay? Prosperity, kasaganaan, blessing, pagpapala. Subalit, hindi lang ito tungkol sa pagpapalang ating natatanggap sa ating buhay mula sa Panginoong Diyos. Kundi ito'y patungkol sa pagbibigay. Pagbibigay natin ng nararapat at sapat para sa Kanya at maging bukas palad para sa ating mga kapatid na may katapatan sa puso nang galing sa bukal sa loob, bukal sa kalooban natin at hindi natipilitan lamang. It is about our hearts, mga kapatid, kung paano tayo magbibigay pagpapala sa iba. At ito'y patungkol sa puso natin kung paano natin iniingatan yung mga pagpapala o provisions na binibigay ni Lord sa buhay natin. Tandaan natin na ang lahat ng bagay na meron tayo ay kaloob ng Diyos at hindi natin ito magdadala sa kabilang buhay. Huwag tayong mangamba sa mga bagay na kailangan natin sapagkat God always provide. God not only promises to provide, but He delight in our prosperity. If you want prosperity, seek Him first, His kingdom, and His righteousness, and all those things shall be added unto you. God wants your time. God wants your soul. God wants your faith.
Keep believing and trusting Him. Work hard to earn, work hard to give, and be a channel of all the blessings to others. Let us pray. Lord, maraming salamat sa oras na ito. Tunay ngang Ikaw ang Diyos na napakadakila, Panginoon, na tunay na Panginoon sa mga bagay na patuloy mong ipinapakita sa amin. Kaya ang aming dalangin, Diyos, ay ang kalooban mo, Father God, ang masunod. Naway patuloy mo kami ingatan, gabayan sa lahat ng landas at sa lahat ng aming mga tungkulin bilang iyong mga mananampalataya na sumusunod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Pagpalain mo ang bawat isa, turuan mo po silang magbigay ng naaayon at nararapat, Panginoon, sa iyong kalooban. Teach us, Father God, to seek you first, your righteousness and your kingdom, Lord, and not to worry about anything that we need. Ipunin mo po ang bawat isa na ikaw mo maging priority sa buhay nila, Father God. Train us, Lord, how to strive and work hard in order to earn your blessings ng naaayon sa kalooban mo, Ama. Muli, sa iyo po ang pasasalamat, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa magandang umaga po para sa ating lahat, muli ako po si